mga kabayan, this is MJ, your OFW vlogger here in Hong Kong. Mga kabayan, welcome and welcome back to my channel. So ayan, meron naman po akong sishare sa inyo na isang mahalagang topic for us OFWs. And I'm sure na sa tingin ko naman ay makakatulong to para sa ating mga OFW. Anyways nga pala, dito sa channel ko, nagsishare ako ng mga anything topic about OFW. Mga update sa buhay ng mga OFW dito sa Hong Kong. So mga kabayan, kung gusto niyo po ang ganitong topic, please don't forget to... So ayun, nagbabalik po tayo. So today is Wednesday night. It's almost 10 PM na po ngayon dito sa Hong Kong. And syempre, madali ang vlog lang po ito. And so ang topic po natin for this vlog is, pwede ba na ang isang OFW dito sa Hong Kong ay mag-apply ng ibang job or mag-apply ng other employer kahit na meron siyang existing contract? Malinaw po ba yung pagkasabi? Tama po ba? Balitin po natin. Pwede ba ng isang OFW, like for example, ako, meron akong existing contract, pero pwede ba ako na mag-apply ng ibang employer or maghanap ng ibang employer kahit na meron akong existing na contract? So, pwede ba yun? Ang sagot po dyan ay, oo, based on my experience, based on mga nakikita ko, naririnig ko, sinasabi ng mga kaibigan ko dito, my experience ng mga kasamahan ko dito. Kasi ako, 5 years na po kasi ako dito sa amo ko, and wala naman po akong, hindi po ako po nasubukan na maghanap ng ibang employer. Kasi dito lang talaga ako sa amo ko, one employer na po ako for 5 years. Anyway, so yun nga, pwede po yung ganun. Let's just say for example, nagdito ka na sa Hong Kong, nagtrabaho ka na, may amo ka na, may kontrata ka na, tapos nag-start ka na mag-work sa kanya, but then later on, parang hindi kayo magkasundo, and parang napapagod ka na ba? Kasi ganun naman talaga yun eh. Kadalasan sa ating mga kababayan na naghahanap ng ibang employer, kasi unang dahilan niya na hindi talaga sila magkasundo ng kanilang amo. Kaya naisipan nila maghanap ng ibang employer, kahit na may existing contract sila. Okay lang yun, pwede yun. Marami akong mga kaibigan na ginagawa ang ganon. Dalasan kasi talaga sa kanila hindi magkasundo sa amo, kaya naghahanap ng ibang amo. Pero syempre, ayaw na muna na umuwi. Kasi syempre, mahirap naman yung padalos-dalos ka lang na mag-quit ka kaagad tapos wala ka pang parang backup plan, diba? So mahirap yun. So ang ginagawa nila, tinitiis muna nila kahit na pagod na sila, kahit na parang gusto na lang sumuko, pero tinitiis pa rin nila. So while nagtatrabaho sila, pagdating ng kanilang off, doon naghahanap sila ng amo. Nagpupunta sila sa agency or may mga kaibigan sila na nare-recommend sila, ganyan. Tapos, syempre, they go on interview, and pag nagkasundo, yun, dadaan sa tamang proseso na kung saan mag-determine nila yung contract nila, and then panibagong contract, magpipirma sila ng panibagong contract, and then dun. Ginagawa na lang kasi yun, kasi imaginein mo na lang pag nag-quit ka kaagad, kasi kunyari, napagod ka na, diba? Tapos biglang nag-quit ka, wala ka man lang backup plan, diba? Mahirap din naman yun. Paano pala kung wala kang naipon, edi mas lang nahihirapan ka ngayon. So, ganun ang ginagawa nila. Yung iba naman dito, kahit na matagal na sila sa amo nila, and then naisip lang talaga nila na parang they want to change employer na, ganyan. Meron din ganun. So, hindi lang mga baguhan. Meron ding mga matatagal na nag-change lang ng employer, ganun. So, baka biglang bumukas. So, yun po. Pwedeng-pwede po yung ganun. Na kahit mayroon kang existing contract, ay pwede kang maghanap ng ibang employer. While din dito ka pa sa Hong Kong, while nagtatrabaho ka pa dito. So, sa mga kababayan natin na nahihirapan sa kanilang trabaho, well, pwede nyo naman na gawin yun. Pero kung kaya pa talagang tiisin, tiis-tiis na lang tayo. 2 taon. Kasi mahirap kasi yung papalit-palit ng amo, guys, mga kabayan. Kasi syempre, nandyan yung immigration. May mga kasamahan din ako na na-question sa immigration kasi nga papalit-palit ng employer. Hindi maganda kasi yun. Hindi maganda sa record mo as an OFW dito sa Hong Kong. So, kung kaya pang tiisin, tiisin na lang muna natin. Ang importante, hindi lang tayo masaktan physically. And hindi lang talaga tayo yung, alam mo yung... kasi kahit naman hindi tayo sinasaktan physically, merong iba sinasaktan tayo verbally, 'di ba? So, kung wala namang ganun na nangyari, tiis-tiis na lang muna tayo hanggang sa matapos mo yung contract mo. And pag natapos mo yung contract mo, dun pwede ka na ulit na mag-change employer, maghanap ng ibang employer. So yun lang po ang topic natin for this vlog. Thank you for watching, mga kabayan.